Kinundi na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pagtataboy at pambobomba ng tubig ng Chinese Coast Guard sa dalawang Pilipinong bangka sa Ayungin Shoal sa ASEAN-China Special Summit kahapon, kung saan dumalo mismo si Chinese President Xi Jinping. Sinabi ni Pangulong Duterte na makakaapekto ang pangyayaring ito sa relasyon ng dalawang bansa. Giit niya, dapat sundin ng China ang naipanalong arbitral ruling ng Pilipinas at ang United Nations Convention of the Laws of the Sea o UNCLOS, bagay na tila minamaliit lamang noon ng Pangulo at tinawag pang kaperasong papel lamang. Sagot naman ni President Xi, hindi raw nila gawain ang mambuli o gamitin ang malaking pwersa ng militar para takutin ang mas maliliit na bansa at maghari-harian sa pinag-aagawang teritoryo. We abhor the recent event in the Ayungin Shoal and view with grave concern other similar development. This does not speak well of the relations between our nations and partnership. UNCLOS and the 2016 Arbitral Award provide legal clarity for all countries that subscribe to the majesty of the law. These two landmark documents are beacons pointing to us a just and fair solution of our disputes. Nihintay ko yung pahayag ni Xi. Yan po ang tinig ni Pangulong Rodrigo Duterte. Sa panayam po naman ng programang ito, sinabi po ni Senator Pamphilo Ping Lacson na nararapat na nang hung dalawin muli o bisitahin, revisit ng Pilipinas po at ng Amerika ang Mutual Defense Treaty po natin sa Amerika. Ito'y lalo pat nagsalita na rin ang Estados Unidos na handa itong ipagtanggol ang Pilipinas mula sa anumang banta sa loob ng ating teritoryo. Magugunitang hinamon din ng China ang pagdalaw niya sa Pag-asa Island nitong weekend. Mungkahi pa ni Lacson, bukod sa pagtatayo ng military facilities ay dapat ding mamuhunan ang pamahalaan sa civilian infrastructure para nga sa mga nakatira sa Kalayaan Island. Pag ganyan ang mga indicators, malinaw yan. Bakit take over nila yung Ayungin Shoal? Kasi binabarahan na nila. So, after Ayungin Shoal, ano susunod? Alam mo yung Pag-asa, Ted, 193 ang population. Tapos ang household, 54. So, yun nga, dapat i-build up natin yung development doon sa ngayon pa lang para talaga ma-establish natin na yung Pag-asa atin. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM, Monday to Friday 6 to 10 a.m.